Hello mga ka-blessing! So yeah, ngayon mag-reaction video na kami at dito na naman ang setup namin kasi guys, si ate. Ate namin na ano, isa nag-online class dun sa kwarto ni ate niya. Online training. Free class, online training. Nag-online training ako guys sa, ano, sa work niya, tapos ginamit yung laptop kasi ang laptop ni ate ginamit din. Kaya ayun, hindi ako makapag-online class ngayon. Dito kami ngayon sa TV. And let's go, pakinggan natin do. Itong ni-request nyo, ni-spam nyo to, bastusan. And guys, madaming nag-request about kay yung distract kahit patungkol kay Jonah. Huwag na kayo mag-request guys, patungkol doon. Please lang. Parang boring no, kasi hindi makasagot si Jonah doon eh, sa distractan eh. Kaya, eto, pakinggan natin tong bastusan na to. Gabi, 23 minutes. Ang haba nito, guys. Hindi na compilation na to, 1, 2, 3. Ngayon may eksen na nagaas ang barong bago. Sino? Ikaw siguro yung kamukha ni Makagago. Di bagay sa iyo, pangalan mong karding burdado. Yeah. Mas pwede pa putang ina kambing burado. Asa ka pa na papapulang ka ni Gao. Sa mga hinain mo, walang laban, puro sabaw. Masyado kang apektado. Stuck ni no, hindi siya nag ano talaga, like wala siyang sagot. Clapback. Oo, wala. And which is good sa para sa akin. Oo, oh, dun lang. Pero sa akin goods 'yun na hindi siya sasagot kasi mali siya dun talaga eh. Ito guys ah, paangit ang ugali talaga ng XB. Ayoko nang ugali nila. Pero pagdating sa music, nakikinig pa din ako. And let's go. Ibig sa mga lolo, ano ka mo? Wala ka namang bayan, punta pa no, ka nagkatulog. Masarap ang pakiramdam, nakarir mo ay bumabagsak. Tangina mo, wasahan mo, iwo ko sa'yo ay wawasak. Pati nga pala, kaya sa net, puro putak. Yung kapitan na minanas, kaya tinigil magtulak. Anong batas, gago, tangina mo, walang ganon. Basura kayo, kaya laging binabaha ang malabo. Nagyayabang, siguro kasi may sariling bahay siya, yung bahay tae, kasi puro tae nakatira, di na may pakasak. Yung binabaha si Skastakli, yung ano niya, para ay oo, parang na ano ko pala yun, parang, nakita ko yung nag-trend na binaha sila nung last week. Naman niya pala kumwari, mabigat yung bonti ng mongoloy. Yung tinatapang di siya, isa mo pa si Popo, o pati si Popo, sige, sama-sama sa nung pasasak. Hindi pa malamig ang issue nila guys. Muna kayo, pakinggan nyo. O mga iho, mga bobo. Hingkot ang mga galawan na mga puta. Tapos na may interview. Idol daw ang makaluma. Sabi nyo yun kasi alam nyo kung ano. Ang totoo na kung wala ang tugalo, malamang wala kayo. Tama din. Eto guys ha, may na-observe din ako ha. Kung ang XB na una dati, parang mahirap sila makaangat eh. Parang mahirap eh. Tingin mo, te. What do you mean? Yung style nila ngayon, kung sa dati, sila yung nagsisimula ganung style. Parang hindi sila aangat, te. Hindi sila, kasi paano sila mag-perform ng live? Na dati, ang live performance ang malaking impact. Hindi lang yung music na nag-release sa album. Oo. Yun din eh. Yun din ang kay band. Talagang pagdating sa, ano, sa ambaga I think ng... It's impossible that time na magkaroon ng ganung music kasi hindi pa wala pang auto-tune. Wala pa bang auto-tune dati? Wala pa. Pero example lang kung sila naka-invento na mag-auto-tune ganun. Ah, wala pa talaga yung auto-tune na... Kasi sikat sila kasi sila una naka-invento ng auto-tune. Pero gumaya lang sila ng style kaya ano talaga? Wala talaga silang laban dito sa ano guys, sa Dunggalo pagdating sa... Dun. 1997, Dunggalo. Yung panahon na yun, very... Kung walang auto-tune talaga, sa totoo lang, hindi makaangat ang XB.
Si Skastakli pwede, si Flo G pwede, pero yung iba nag-ano lang talaga sa auto-tune. Ay, bastusan ka! Tanginan niya, sige, yan pa ang gusto nyo! Bastusan ka! Sige, palagi labas ang kulay na anyo! Bastusan ka! Tanginan nyo, nakakaumay na kayo! Bastusan ka kung bastusan, sige, palag sa tunggalo! Bastusan ka! Tanginan niya, sige, yan pa ang gusto nyo! Bastusan ka! Sige, palagi labas ang kulay na anyo! Bastusan ka! Pagdating dyan labas, aming lalampas, tumatapas ang walang habas ang mga mananabas! Hoy, nana, labas ka naman kahit saglit! Namimiss ko na yung mukha mong pangit, yeah. Kung walang YouTube, anong trabaho mo? Saan ka kukuha ng pangaraw-araw mo? Please back na, kasama pa yung OG na katahog. Sakto sa tandino, buhay polo at buhay jamol, yeah. Binabi mo ang kulturang pinaghirapan nung nauna. Kung marunong... Kana, kaya, yeah, kanala. Kaya, yun lang, yun lang. Hindi ko yun maintindihan. Hindi naman nila binabi ang kultura, di ba? I think because when it comes to fashion, parang... Binago nila. Binaboy? Sabi niya binaboy? Oo nga, binaboy nga. Pero hindi ko makita ang part dun kung saan binaboy ng EXB. Hindi kasi, di ba, the style of hip-hop, lalo na yung pinaglalaban nila na dapat kailangan, ganito, ganyan yung mahal, dapat ganito, very strong. Naipindihan ko yun. Oh, alam ko yan. Nga, ganun ang style. Pero, may mali ba kung mag-iba? Para sa kanila, okay. Side, for in their own opinion, binaboy. Pagbababoy yun, kasi nga, parang... Pero para sa akin dun, doon na lines, parang ano din eh. Para sa akin to ha, siguro mali ako, pero sa pagkaintindi ko, parang mali din sila eh. Kasi hindi mo madiktahan kung ano talagang style and na... And for me, kasi when it comes to music, it's very diverse. Mm-hmm. There's no... Para sa akin ha, there's no rules. Oo. Pagdating sa music, it's very... Mm-hmm. Kahit ano ilalaw, anong style mo, basta okay siya, pakinggan na. Oo. Sa panahon ngayon, ang dami ng mix eh. Hindi mo talaga malalaman kung saan ba to galing, saan ba to. Kasi grabe na yung influences all over the world. So, hindi mo talaga siya masasabi na iisa, yung sound ng particular song na ito is rap lang talaga siya. Kasi ngayon, minsan nilalagyan siya ng ibang-ibang beats, iba-ibang elements, ganun kasi. So, you can't really put rules into music. Siguro, ang rules lang na i-recognize ko when it comes to rap, you really have to have certain lyrics, yung pagiging rapper, the skills, the talent, ganun. Yung di ka offbeat, ganun. Pero pagdating sa choice of fashion, Para sa akin, hindi. Personal na yan eh. Parang kung ganun yung gusto nilang pananamit and fashion in how they express their music, labas naman na siguro yun. Parang super... Opinion lang namin yun, guys, ha? And comment down below, guys, ano din opinion nyo about dun na line. Kayong rumisketo, di kayo makupuna. Anong maigay-maigay mo na imato? Takina mo, indo. Pinaglaro nyo ka na nga ni Joe. Hindi ka naman makasagot. Batalyon nga kayo, pero wala kayong bayan. Matatapang lang sa post, pero bukot na may bahan. Entap yun. Inidolo nyo ang tunggalo. Sarap nyong saksakin na bang nakasilit sa sako. Kung sa tingin din nyo, wala kayong dapat respeto. Doon sa walang respeto talaga, talagang walang reason na tama doon. Hindi ka pwedeng makapagsabi na hindi na ano, mali talaga. Like mali talaga si Skastakli doon. Kasi bakit iaano mo yung mga datihan, yung mga old school? Pero doon din sa live ni Skastakli, may sinabi ba siya na old school ang pinarinig doon? Hindi, parang sabi niya kasi sa mga rapper na ang tagal-tagal na. Oo, mga tapos wala pa rin improve, walang nangyari sa buhay, parang ganun. Mag-stop na. 'Di ba ganun 'yon? 'Di ba ganun 'yon? May oras pang huminto. Pero wala naman siyang sinabi, 'di ba, kung sinong grupo, sino. 'Di ba? Depende kasi how you will accept that kind of statement. Kasi sabi din ni Innocent One, that was somehow a challenge. Oo, para mag, pang pagising sa mga rapper, para so mas manggigil sila. So, hindi mo rin mag-blame talaga mga tao kung
if they choose to react this way, if they choose to react that way, kasi iba-iba tayo ng hugot in life, so... Para sa akin, hindi siguro yung ito yung pinatamaan eh, yung mga old school eh. Hindi ata eh. Kasi may narating na sila. May narating na talaga sila, guys. Yung sila, ano, yung Salbakuta, so, yung maybe din Android. Kasi sa Dunggalo na part, ayaw nilang mag-ganun mo. Yung as a rapper ka... It's not that siguro natama. Hindi dahil natamaan sila, pero parang sinabi nila, mali yun kasi gets ko din yan na point. Tayo, we lift up each other, parang ganun dapat, ba't ka nagaganun? Oo, parang nanda-down nga, parang, lalo na malaki kang influencer, ganun. Yes, parang dinadown mo tuloy, instead na mag-inspire ka, baka ganun din. Tapos yun nga, nag-react sila, at dun na nagsisimula talaga. Ika pa pala, akala ko batay ka na sa warm up ni Boss Tiwa. Kalkalin mo man lahat ng baon mo na para hindi na uubra ang boses mo na pangharaan na. Na putang ina, tunog basura. Sikat ka lang naman sa mga sipuning bata. Tama, legit talaga yon, wala tayong... Pero ito din ha, masaya din ako sa XB ha. Kasi nakaano sila eh, nakadagdag sila ng ano, nakadagdag sila ng mga tao na yung mga tao na hindi hilig sa rap, naging hilig nila ang rap. Dahil tulad ng mga bata, 'di ba? Tulad ng mga bata, 'di ba? Wait lang. Marami ng mga bata ngayon na nahihilig sa rap dahil dun sa style ng XB. Legit 'yun, guys, kung napapansin nyo. Hindi ba kayo masaya doon na meron ng mga bata na nakikinig ng mga rap kahit mababaw 'yon? Eventually ma-discover din sila. Guys, hindi tumatanda 'yan, or ako tumatanda ako. Maybe hindi ko na din magugustuhan ang trip ng XB, ang style ng XB pag hindi sila nagbago, kung ganun lang style nila always, so palagi. Hindi ko yan matrip, hindi ko din yan maano, like panghabang buhay na pakinggan sila kung ganun lang always yung style nila. Maghahanap din ako na... And it could happen din sa atin na if someday tayo na talaga yung matatanda with 30s, 40s, tapos may mga bago na ding rappers, baka tayo hindi na rin makasabay. Mm-mm. Diba? Mm-mm. It could happen, mm-mm, but it doesn't mean that you have to hate them. Oo. Basta kasi, ako, malaki ding impact ang XB para sa mga bata eh. Kasi dagdag yun eh. The world will eventually change. Ba't ka magagalit kung ikaw mismo hindi ka nakasabay? O, parang ganun. Kasi minsan yung mga tao, dahil hindi sila makasabay sa pagbabago, nagagalit sila. Mm-hmm. Eh, hindi kasalanan ng mundo kung magbabago tapos ikaw hindi pa rin. So, that's pero, your problem. Pero dun sa part na walang respeto, talagang alam namin yun, mali talaga sila dun. Pero masaya ako kasi yun nga, maraming mas nadagdagan ang nakikinig ng mga rap dahil sa yun nga style ng XB at nakilig ang mga bata, at ngayon marami ng bata na nakikinig ng rap ngayon. Tila para ka ng manika, itatapon ka sa basurahan pag sila ituloy na. Ito pa isang hawis. Tama yun, real talk yun, yun nga. Chichinado sa kanya si Six Maka sa flow. Chika na niyan, balikan na lang sa mabaong market mo. Walang lugar sa rap ang mga ex, bibitayin ko. Panahon na para ibalik ang pina. Hiram ng mga tunay sa mga pabida. Umalis ka sada, daanan ng mga legit na rap, pero wala ka sa listahan ni Kuya. Bastusan pa, kanina niyo, sige yan pa ang gusto niyo. Bastusan na, sige pa lagi labas ang kulay na anyo. Bastusan pa, kanina niyo, nakakaumay na kayo. Bastusan na kung bastusan, sige pa lag sa Dunggalo. Pero ang tunay na magaling, guys, ha, like overall, mga Dunggalo talaga. Bastusan pa, pagdating dyan lamang sa aming alam, tumatagpas ang walang habas ang mga manak. Mga Dunggalo para sa akin overall, kung i-compare natin sa XB tsaka ito, Dunggalo. Kasi, Dunggalo ako, guys. Kasi nakikita ko talaga mga concert nila dati. Totoo yung sinasabi nyo, yung mga concert ng XB, sobrang boring nga. Yes, sobrang boring kung i-compare ko sa mga dating concert ng neto, mga Dunggalo na mga member. Kasi, totoo talaga yun, walang auto-tune, nag-i-enjoy ka doon. Pero pagdating naman sa music na pakinggan, sarap talaga pakinggan ang music ng XB din. Yun. May ano sila, guys eh. Magaling ang Dunggalo sa ganito na mga bang 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 bang, at magaling ang XB sa ganito na bang bang. Oo, may kanya silang galing.
Kaya kung magyayabang ang XB na magaling kami ganon-ganon sa Dunggalo, ang Dunggalo naman, meron din silang ipaglaban na hindi, mas magaling kami sa ganon-ganon. Parang lang na lang pagalingan sila, which is parehan naman sila magaling. Anabas! Eh, ano pa ito naging drama? Advertise. Skip natin po guys, sobrang haba nito, 23 minutes. Ba, sobrang haba nito, 1, 2, 3. Ilan ba? Di ba 1, 2, 3, muntang 4 minutes? Baka isang, ano na? 1, 2, 3 yan, bastusan 1, bastusan 2, bastusan 3. Oh, ano nga mga estatus, kay palag-palag din. Puro post na lang sa Facebook, asan bayag nyo men? Ito na to. Mga iyakin, ba't ko ba hihilingin? Wish mo yung mukha mo puta, wish kang sa pake. Pantabangan ng dating, target pero nga pa din. Nakumukot sinti sa inyo, kalawang boje. Matayong walang bayan, nasagat sa kakupanan. Bastos ang residente, kung bastos ang kapital. Apat mo na magaling, wish kita maamalin. Pinagtatanggol mo pa, nakikinabang ka kasi. Yung tanggol niya. Kasi guys, kaya daw pinagtanggol ni Abadon si Plogy. Kasi sobrang ano niya, parang kuya ang turingan nila. Kasi sobrang close. Oo, sobrang close talaga. Which is, yun nga. Parang ano din nila dito eh. Bakit nadamay si Archie na wala naman siyang ginagawa? Di ba si Stastakli lang? Parang ganun din ang ano point niya. Baka, baka yung Dunggalo, naguluhan sila sa kay Stastakli na kay Plogy. Parang ganun. Ay, hindi naman naguluhan. Nagla-live nga eh. Kilala talaga niya. Hindi. Like, parang yun nga yung joke nila na parang hindi. Parang ganun yun. Parang sarcasm siya in a sense. Basta yun na yun. Tira ang sandwa, gusto mo mabubong ang panalan. Karinibog na ba, kaya sila pinasisigahan mo. Pag-prinsip ka masyado, ko ang tatabas sa'yo. Kinakailangan ng pang-anim na banta para gumiba. Kung sa unang papalang-palang ay demolisyon na. Walang palagang mga ex na utamin na gumira. Pagkatapos niyang namakyo, naglaho parang bula. Sa may labas ng mga kuya niyang mga bida-bida na nagmisto ng kalasan habang pinapola na ng bara. XP yung pinupo na, pero kayo ang sumalo. Isang baluga, ilong bonching at unga, unga. Kamusta na, meron ba tayo dyan? Sa laki ng iyong mata, tanaw mo na si kamatayan. Pumunta sa Istanbul na pang tabangan kang ina. Kung te supremo ang kalaban mo, wala kang apila. Ang akanta mo na likha, puros di maunawa. Lyrics bilang nagdala para lang maintindihan. Makadispak lang, puro naman padaple. Basura ka sa larangan na dapat ay winawalis. Metal ka diba at saka marunong kang mag-rap. Kaya Henry Chile naguhubad sa harap. Nabananabas, pwedeng makilabas. May bago lang ako makukulong sa mayabas. Akala mo ba makakalimutan kita? Akala mo lang yon putang ama ka. Bakit mahal ko pa kung tinira kita? Sa katapano ng boss, bakit pong views pa? E dami pa naman ay hinahamon na kita. Kaso di makapala kasi tuwag ang tangina. Tangina mo pangil, tangina mo boboy. Sana pinatay ka na lang ni Kokoy. Tangina mo Ben, tangina mo Mel. Sa mundo ng rap game may wala ka ng papel. Pasabi-sabi pa na lang sa dati mong kaaway. Taong gasa na ngayon na maglayas sa aming bahay. Napiling matalino at magaling. Tangina mo pinapasabi to ni King. Kung tangina mo pinapasabi ni Amon. At tangina mo kung nasan ka man ngayon. Tangina pa, hindi pa to tapos. May akaso ka pa sa akin ako'y manunupos. Naaalala mo pa ba pati yung ex ko? Pati ex ni Cray na nilalandi mo. Tangina ba na lang ba yan na asawa mo? Na hindi ka lang ba ako yas ka pagago? Pero grabe yan. Talagang personalan talaga ang tira nito ng Dunggalo. Ang tanginang to kesa sinasabi ng rape daw ako. Gago, kahit na ipagtanong mo, ako ang nire-rape dito sa lugar ko. Malihila ka na lang, ang dami mo pang gimmick. Kainin mo mga sinabi mo sa decrimic. Tumos na lahat ating kapatid. May mensahe akong iyakatin. Putong mag-rap, kuya. Sino nun ang tao ang hinala, kuya. Alam ko na kung sino siya, kuya. Si kuya ang grudy ba, kuya. Tangina, ikaw ang demonyo, kuya. Ikaw ang pres-pres sa Dunggalo. Dunggalo!
Solid talaga kay Andrew talaga, solid talaga. Sige, simulan niya na makinig sa mga nagsasabing hindi namin kaya gawin ng mga estilo ng mga iniibig nyo. Isabihin pa sa akin ito kung para sa galawang old school in home. Nasinda pa namin kayong sapat. Punta pa na pa kayo sa part 2. Kung sa kami sumubak sa lang, hindi natin kung ano pa sinasabi na ilang na to. Balasubas ka na! Sigurado ka ba sa balasubas yan? Feeling ko balasubas yan. Oo. Magbabilis, bilis naman ang tira. Manipeso na tapes, kapanes ka na bes. Sa kagata ako dito sa liga. Ang galing ng speed up ni Malasubas na lang eh. Pero ngayon nakikising pa siya. Sumusan na si ilaw kasama si Uga. Kaya pwede pa ako. Ito ba yung hinahangat ang iyong alibawa ng mga konsentidor? Matanda na kayo balik. Ano sa kayo ang magturo sa mga... Hindi ko masasabi na konsentidor. Consentidor ba ang masabi mo sa map sa ginagawa nila? Somehow. Para sa akin, ang consentidor eh. Kung... Di, kasi ganun naman talaga. Friends sila, diba? Oo. At some point, kapag friends ka, may ties ka sa taong yan, tapos may ginawa siyang masama, and somehow, parang kinampihan mo, may level of pagkukonsentidor. Kasi eh, pinagtanggol mo, edi kinonsenti mo. Di ba pinagalitan lang? Ganon? Di, wala, ibang usapan yung kaplochi na ipinagtanggol si Ploji doon. Kasi, nadami. Parang nadami si Ploji doon eh. Hindi naman siya nagagawa ng ano. Somehow, there is some level of consent din pag ganon. Parang lang din yun, ikaw, pag nagkamali ka, syempre, i-defend ka namin sa kung sino man yung ano. So, there is a level of pangkukonsent eh. Okay. Kasi, pinagtatanggol kita. Diba? Pero para sa akin, pagkakano ko, walang ano dun eh. Kasi, inaano lang eh. Parang pinagalitan lang ng mob yung ginagawa ni Skastakli na, uy, bad yan, wag mo na yung gawin. Parang ganun lang ang inaano ng mob. Pero pinagtanggol niya. And in the math, at sa pagtatanggol niyang ganun, nag-aaway na sila, 'di ba? Somehow nag-aaway na rin kasi nag-disband na noon. So it seems like you know consent na rin. Parang yung sinabi ni Innocent po na yung sinabi daw ni Skastakli okay lang. A challenge. Oh, a challenge. So, see? Consent. There is a level of pagko-consent. So meaning okay lang yung ginagawa ni Skastakli para hindi siya ganun. Super consent, but there is somehow okay. A level of kasi hindi mo kayang ipagtanggol ang isang bagay kung hindi mo rin kinoconsent. Ba't may pagtatanggol? Diba? Para sa akin, pag hindi talaga, hindi consent eh. Parang sinita lang na, bad yan, huwag mo na yan ulitin ang nagagawa mo. Tapos, ang response ng Salbakuta, ay, nitong mga Dunggalo, yun nga, yun ang response. Yun. Tapos, ang response naman ng mob, hindi namin ganun lang. Kasi, di ba, sa totoo lang talaga, parang ano eh, over galit ng Dunggalo sa yun lang na ano, sa tingin mo. Mas nagalit na sila kasi nagkakampihan. Ayun nga lang. Pero naintindihan ko kung magalit sila. Siyempre. Ay, pero ito din eh, kaya mas lalo minit. Kasi sumasagot ang XB. Yun lang. Ang XB talaga, dapat hindi lang sila sumasagot. Eh, alam silang mali sila. Ano pa bang papatunayan nila? Hindi ko na masasabi na overgalit kasi may palitan na nangyari. Oo nga, ngayon nga eh. Di syempre, na, hindi ko na masabi. Siyempre, yung kabilang kampo, sasagot. Dati nasabi natin dati, di ba na, oh, overacting ang legend dito, itong mga Dunggalo, overacting. Pero ngayon, na-realize ko, hindi to overacting kasi sumasagot ang EXB. Hindi man lahat, pero may sumasagot talaga. Mga nakasubaybay sa reaction video namin, syempre we are just uncovering all the events. So somehow nababago na rin yung mga opinion. Oo, kasi meron na kami natutunan na ganun pala. Oo. Sana guys, balikan nyo lang yung mga other namin na reaction video para malaman nyo ang mga pinagsasabi namin. May nag-hate pa nga eh, mga dati nilang napanood eh. Tapos pag napanood nila ang bago, ay okay pala kayo! Medyo judge kayo eh. Yun ang sinabi ko sa inyo. Guys, huwag kayong mag-judge kung hindi nyo pa alam. So, instead, samahan nyo na lang kami sa pag-discover namin sa mga bagay-bagay. Anak-anakan nyo, pero hindi pala pa rin ang pusin na pala sa tanggol kahit na alam nyo na magbibali. Oh, eto na, nagawa na namin ang pinagbabayabang yung skills mga ko sa puta basic. Iba pa rin talaga ang tugtugang puts man. Mga anak ng tupa, makapagsasabi.
magsalita, akala mo di ko magamit ang mo. Dun sa part, magkaiba. Yes! Eto guys, magaling ang style ng Donggalo, ng Mab, ng XB, pero hindi natin pwedeng ikumpara. Kaya mali ako doon kasi lagi ako nagkumpara ng mga style-style nila. Which is, hindi pwede kasi iba-iba sila ng style eh. Pwede naman mag-compare. Pero hindi mo talaga masabi sino pinakamagaling. Oo, yun nga. Pero sa tatlo, Mab, mga grupo ng Mab, grupo ng XB, mga grupo nito. Kaya nga. So pero wait lang, huwag mo masapaw. Ang pangit ka banding guys. Lagi sila ang ano guys, dito sa XB tsaka sa Mab tsaka sa Donggalo. Asan ang trip ko doon? Trip ko ang live ng mga Donggalo. Ng mga dati nilang live, talagang nag-enjoy ako lalo na si ito si Andrew, eh, sobrang trip ko. Dito naman sa XB, mas okay ko pakinggan ang ano, ang XB mas pang sound trip 'yon. But you know what, kung ano talaga yung pinaka legit na pwede nating basihan para malaman talaga natin kung sino pinakamahal. It all boils down to album sales. Sige. Kasi pera, at the end of the day, the music industry, the rap community, the rap culture, at the end of the day, it's all about the money. It's and business. Sa akin, guys, negosyo yan. Ang sa akin ang basihan kung sino talaga pinakamagaling kung meron kang respeto. Kaya, walang respeto ang XB. Sa akin lang guys, you know, just practical lang tayo, reality speaking. Album talaga. Album sales. Pero talaga. Sa pagkakaroon, parang hindi na yan, ano eh, effective eh. Kasi, ganito ah, sinong bibili ng album siguro kung pwede ka naman manood ng ano? Pwede ka naman makapakinig ng music or i-download mo lang yan. Siguro, ganun eh. Ganun na ang mangyayari niyan eh. Kasi your album sales will speak how many fans you have that are willing and that loyal pero, to spend money on you. Oo nga, pero sa generation namin, sa mga kaedad ko ata, wala nang Wala pa kayong pera kasi. You don't have the buying capacity. Hindi. Wala pa ata akong nakaintindi dyan eh. Patungkol dyan sa bili-bili ng album na yan. Meron man konti lang. Pag ganyan pala, bili ng album. Kasi ako, bago ko lang yan nalaman eh, na ganun pala yun. Kasi kung titignan nyo sa mga Grammy Awards in the US, it also is done to album. Pero dito sa Pilipinas, parang hindi uso yung album-album ah. Sa views talaga yung nagkabasihan. Sa nalalaman ko lang ha, kasi hindi ako nakitang album, hindi pa nga ako nakakita ng isang album na rapper eh. Oh, hindi pa. Album? Hindi. May album, pero sa YouTube lang. Pero yung binenta, wala, hindi ako nakikita. At hindi din, ang ano din, sa XB din, hindi ako nakano na nagbebenta sila ng album. Kasi kung nagbebenta, advertise lang yan eh. You know why they're not producing albums? Yes. Because they're not confident that it will get sold. Okay, baka ganun, diba? Nakakaya, yun walang bibili na. Baka totoo yun. Totoo yan eh. Kasi but alam nila na mga bata ang mga target nila eh. Yeah. Mm-mm. Kaya sino naman bibili kung so ba? So since they know, oo. Alam nila na hindi rin masusold. Oo. Alam nila sa sarili nila na hindi pa sila umabot sa ganung level to release mm-hmm. certain albums. And like other artists na nag-release ng album and then it gets platinum. Yes, yeah. Pero sa pagkaindi sa ngayon, may nalaman ka ba na nagka-platinum na bago? Pero hindi dito sa Pilipinas. Sa Philippines, sa ano, you know, yung mga Star Magic. Hindi, Star rapper Magic lang, sa rapper lang. For the rappers, we don't know. Wala din akong ano. Aware. Pero I'm sure meron yan, mga mixtapes. Dalang muna, para makita ko sino sa atin balahura. Mga bulbul na mga kumpal pa, para mga bala niyo matuman niya. Mabilis daw pag pumitik ang dila, pero matatira po ta puro amba. Gumawa ng disc, pero hugas kamay. Matik na disc kasi brusya sanay. Kasama ang boss niyang tila disibido. Binayaran lang para sumabay. Tainan punto, grotin na to. Talaga napakalito. Galing upload niya, pero may lugar dito na di ka makatundo. O diba, di naman nakakatakot. Kala talaga, umapalag siya. Para paraan, para pagtakpan. Mga baho na nakaraan niya. Daming dahilan, di naman niya masagot ang mga binabato at brusya ano. Ganyan talaga ang mga dahilan ng mga taong mal-emarado. Kami sinasabi, kes yun daw, tumikit na sa kasaysayan. Para kang burat na walang kantot, kasi nga sumaw yung laylayan. Kala nyo kasi, palabas sa mga mananabas, puro mura, pwes mali kayo. Ang kanto, ang hina nyo, ito ang rito, ang hina nyo. I've gotta get realistic.
Totoo yan, totoo yan eh. Parang ginaya nila dito ang ano eh, Legion eh. Yung style ng sa Legion na kanta ng Mob, parang ginaya nila dun eh. Parang na kasing tunog. Oo. Hindi yung beat, yung ano lang, yung style ng flow nila. Hindi ako sure, pero ganun ang pagdinig ko. Garo! Garo! Oh, tapos na. Hindi pa pala tapos, guys. Eto, 3. 2 pala to kanina, akala natin 3 na to yun, no? Eto pala ang 3. Okay yung intro, ha? Fuck you! Yan ata si Balasubas. Oo, sa 3 pala si Balasubas. Yung kanina hindi pa pala sa si Balasubas, guys. Kasi may nag-comment sa 3 daw. Nandun na pala. Nalalabas, manyari pagkitabas. Ngayon sa rapper na dito kahit nalalabas-bas. Nakalay ko ba pagkakalimutan ko siya? At naulang kineputan. Ama ka, sige ito na magaling siya mo. Ibasa ko nga nung pa. Pero sa liyalitan, patay ko tong ka. Nagilang tagapagtanggol nilo. Kasi kahit mali pagkain ay nilululom. Tutantos ko mo na maging sino. E di sa mga alter ego, hindi ko masabi kung si Jotik, ay si Jotik ko lang masabi nung, sorry guys. Ano si Kid Ravis ba? Si Jot, tsaka si Kid Ravis, isa lang yan daw. Tapos hindi ko masabi kung ano ang alter ego ni Jot. Kasi same lang eh, pag mag alter ego sila, parang same lang ang boses nila. Ganun, parang same lang. Pero sa totoo lang, sa ilang beses ko nang nadinig ang mga alter ego nila, na-appreciate ko na ngayon. Kasi hindi talaga madali yan eh, no? Sakit yan dito eh. Noong una, naingayan ako, pero ngayon, naano ko na, na-appreciate ko na, konti lang. Una, kasi muna ngayon, wala kang kalaban ang pag-iti na panghala ng ali sa bulok mong kanta. Puro palihis, mga letra mo bulok, at para kang baka nagmumura, yun na ba ang letra? Nagkatangahan, patagal ka ng direkta sa katotohanan, di mo na madangba. Ito yung... Kasi sa tumpong ninyo, ang pilit siyang lumalabla. Sigalit sa puwet, wala siyang kinikitin. Malay mo sa AI, yung ganun ba? Ano yan? Guitar lang ba yan? Ah, kasi mag-asa to, pati part to. Kita mo kahit sa kanta mo, panayang pangkip na. Nakit talaga to. Eh, sino ba na masasama sa iyong katangahan? Puro na lang si ay, ito yung sagot sa ano eh. Yung 1 and 2 underground. Ay, underdog pa yun. Yung kasman. Nalala ko. Balag na pasukin ang aming kaharian. Bakit sa usaping paspas? Isa ka sana, abay ko. Ano bang tumingit na hirap? Pinagsasabi, nagkagong to. Wala kami balak kunin ng mga bobong pansin mo. Ang tripita mo, matahing at tubono at sa auto. Yun na lang malutin para fans yung mao ko. Ito kinikita kung ano mang kinikita niya ngayon. Tanda, wala na makakahigit sa mga tampak ng hari noon. At si Makati na makita, huwag ko papansin. Daming na pumutok ang kinalapit mong black. Hari pa kaya, gustong maki-inspirasyon. Pero di pa ka-inspira. Meron kang umariyak lang, magmalas pa naman ang kusuha. Lakas sa mga loob, umagamon. Pinaglaruan ka lang ng joke. Yan sari, jokes ka na pa. Kita
hip-hop na tunay. We gonna beat you all, fuck you all, and diss you till you die. Tapos na Tagalog rap, ano labas sa iyong balita? Sama sa ikaw ay tanggap at ikay nakilala. Sa harap kaliwat kanan, nagdami mong tagahanga. Ngunit sa iyong likod na... Ito ang Tagalog rap eh, itong ginagawa nila. Ito yung original na Philippine rap. Parang ano, yan ang inaano nila. Tapos sa totoo lang guys, totoo naman talaga eh, na walang walang nang sumunod na gantong style na bago, no? Wala akong nakikita gawa sa Dunggalo, maliban sa Dunggalo guys, ng mga ibang rapper. Parang ang iba talaga yung style ng mga baguhan ng mga rapper ngayon, tulad ng yun nga, yun lang talaga. Kaya saludo pa din ako dito sa Dunggalo kasi nandyan pa rin sila para hindi mawawala yung ano, Philippine rap culture. O yung ano, yung style talaga. Style talaga ng Pilipinas na rap. Bakit mahirapan ako mag-Tagalog? Iwan ko na lang. Hihilaan pa baba. Sakit lang na isipin yung iba. Ay di na ganit ka. Pumasok ng kusanda sa huli. Aabangan ka. Ang mga awit ko na feeling tulay mo anak. Antayin yung kumahon si Puch. Tsaka iwara. Pandemic rapper ka o tamo. O baka kayo araw-araw may diska. Yan na ba trabaho nyo? Mga putang ina yung basura. Kayo sa kultura. Gagawa ng kanta para sa YouTube. Baka pera ang tatanda na ninyo. Malasupas yan eh. Lagi na lang malasupas ang ano natin dito ah. Ay, baby. Ay, habong yung sakro, yung ano. Yung ano, yung pili ako na yung kapon. Parang pare-pare na lang yung ganang boses ni, ano, no? Yung flow ni Kuya Lee. Kaya pinanganap na mong guloy ka. Kung pangina mo, mayasa ka na ngayon. Congrats yung asawa mo, puta ko noon. Ako'y natutuwa sa iyong dalawa. Pero yung anak mo, ay hindi mo kabuka. Huwag tungod ko, pasyado sa sako. Kasi di mo alam, may pumipendong sa'yo. Parang na-outfit. Ang pangalan niya ay Alvin. Oo nga, may nagpupula ako. Sorry guys ha, pero ganyan lang namin. Gagi, kala natin si
Aga-aala ko lang, Sismag lang ang magaling gumanon ganun na mga rap, mga speed rapan. Dami-dami talaga. Hindi talaga natin masabi talaga na kung magaling ka na. Kasi na, meron pa tayong hindi nalaman eh, na mga magagaling na din natin na din. Kaya sabi ko, mag-gawa tayo ng update dyan. Sige lang ito! Kaso hindi na dito silang kilala eh. Kailan mo kanyo, mga gago. Ginawa nyo na bigasan na dugano. Kasi walang mga pangalan, guys. Kasi pipi ka na nga, tapos mga bilba. Talagang di ka maubusan sa mga sulatan. Gusto ko yung clone na ito ha. Dalawa na yun sila. Marami-rami na yun, guys. Makalimutan ko lang kung sino. Ang galing! Big shot ang na kami lang ang sangkap na nagpapasarap sa larong ito kaya malakasarap sa Pilipinas sabihan na nalanghap pero may mga birang pasimple sa amin nakala nila ay di ko bibitayin is by four mo matapol kayong tatlo ang aking pipilayin buhay ka pa rin is by di ba nilibing na kita ng tatlo ulit di ka nakasagot tapos ang pinang ako ang beat talaga hindi nakakaumay ang beat guys sobrang ganda sa amin di ka nakakabagot at patunayan mo sa tao na hindi ka nakasagot kasi kung puro ka lang muntis sa mga pagin sigalod mo ay baka ikaw matay mo yung akala mo. Respeto kang ina mo kang wala kang isa salita. Tugis ka pa kumbaga sa mga paalila mo naman o masay sa liwa. Palibas sa tulak ang mamu tulak sa sibu kanya putang ina mo. Yun nga, yun nga, yun may issue nga eh. Yung papa daw, ganun ganun ang papa daw. Tulak sa sibu? Tulak yung sa sibu? Yung papa daw ni Yonchu daw, ganun. May nadilinin. Tulak sa sibu nga saan? I don't know. Pero may ganun na issue. Pusher sa sibu? Tapos, eto ah. Oo nga, kasi naglabas ng kanta si Honcho na Andikaw. Nadinig ko yon. Yung hindi ko pa alam ang issue, talagang jamming ako dun. Pero nung nalaman ko na ang issue, tapos siya, yun pala ako pinatamaan. Like, wow! Tang ina, sabi ko, sobrang mali si Honcho dun. Eto guys eh, no? Dapat hindi sila magyayabang. Talaga, totoo yun. Yung hindi nyo na dapat ipagyayabang talaga eh. Parang nabago ng isip ko eh. Pero hindi ko sinabihan na hindi na ako makikinig sa music nila. Makinig din ako sa music. I think if you earned it, you have the right to flex. Hindi mo kailangan i-flex. Kasi ganito yan eh. Itong Donggalo. Kasi di ba ang XB nagyayabang na kaya nila. Ay, nagyayabang ang XB kasi ganun-ganun ang style nila. Ganun-ganun. Tapos hindi kayo sikat kasi hindi na kayo makasabay sa ganitong style, 'di ba? Ganun ang sabi ng XB, parang ganun. Etong Donggalo. Sabi nila, kaya namin 'yan. Ano, kaya. Kaya namin 'yan. Kaya pag mag-distract sila, makaya nila 'yung ginagaya ng XB, which is tama, kaya nila. Hindi lang gagawin ng Donggalo, naintindihan ko ang Donggalo bakit hindi nila gagawin 'yung style ng XB para lang pakinggan ng mga maraming tao. Kasi ganito 'yan, guys. Meron nga silang culture na pinanindigan para hindi mawala. Kaya gets ko eh. Sobrang gets ko na eh. Itong Donggalo, hindi sa ano na hindi nila kaya ang mga bagong style. Kaya nila. Pero hindi nila pwedeng gawin. Ay, hindi naman sa hindi pwedeng gawin. Pero hindi lang nila gagawin. Kasi meron silang panindigan. Pinanindigan nila ng rap. That's a style. Philippine rap history. Na hindi mawawala dito sa Pilipinas ang ganong style. Kaya naghanap sila ng mga bagong rapper. Opinion ko lang to guys, I don't know kung tama ang opinion ko, pero ito lang pagkaintindi ko dito sa Donggalo. Kaya naghanap sila ng mga bagong rapper na ang mga style nila parang ganun nga, parang ganun ang in-implement, tama ba? In-implement yan. Uy, ganito ang style. Kaya yun eh. Tapos magsabi ang Mob tsaka XB na luma ng style nyo. Di ko yun mag-gets din eh. Tama, luma. Pero original natin yun eh. Pero mali din. Parang mali din ang ano din eh. Same sila may mali. Pero ang nasobra ang may mali talaga. Doon talaga sa XB. Magyayabang sila sa skill. About sa pag-make ng kanta. About sa kagandahan ng kanta. Pero hindi nila alam na kaya pala ng Donggalo. Like, pinaano na nila, pinatunayan na nila. Which is, hindi lang nila siguro gagawin talaga. Kasi meron nga silang rap culture ng Pilipinas na hindi mawawalang ganun na style. Kaya gets ko yun.
Kaya sana itong tatlo hindi sila magyabangan silang tatlo kasi iba-iba sila ng style. Hindi sila pwedeng magyabangan. Tapos puro sila rapper eh. Kailangan magkatropa talaga sila para mas lalong ano. Pero itong rap game ha, ito malaking impact to ha. Malaking tulong to sa rap industry para mas umangat. Talagang nakakatulong to. Very entertaining. Oo, very entertaining guys. Kaya oo, ang mga toxic lang dito ng mga fan, ng mga tao ang magpapapangit dito. Kaya sana meron man silang sinabi dito sa rap game nila, sa distract nila ng mga personal na mga bagay, hindi sana sila magka-personalan talaga, like dumating sa point na magkasuntukan, magkaganonan. Please lang, sana hindi sila magkaganon kasi pareha silang magaling. Nandun lang sa fans na naka-base na ang pangit, nandun lang sa fans sa mga ganon. Pero sa totoo lang, ang mga tunay na nakaintindi, sobrang pareha silang magaling, silang tatlo na mga grupo. Sila lahat. Let's go, pagkakan natin to. Walang, hindi kasali si Jonah dito ha. Si Jonah, magkaiba yun. Magkaiba yun si Jonah. Gagi si Jonah guys! Culture talaga ang inaano niya. Gagi. Pag-alabangan na kung ano-ano, lalo kung alam namin na pinalaki ka sa sasun. Sige, sige, baka naman gusto rin mapansin. Sige, sige, laki-laki naman na matamang din. Sige, sige. Makikita ko talaga guys na meron silang kakayan. Talagang hindi lang nila ginagamit ang gano'n ng mga style. Kasi meron talaga silang ano, yun nga, rap culture sa Pilipinas. Talagang real talk talaga mga Dunggalo, talaga mga ano nila.
nagigets ko na. Grabe. Pangit talaga kabanding ang XB, ang ugali ng XB, ang problema. Madami nagsabi guys, yung ano mga... Pero sana guys, ha, wag nyo awayin ang mga fans ng XB guys. Wag nyo awayin yung mga hindi kupal na mga fans ng XB. Wag nyo awayin sana, tulad ko guys. Wag nyo awayin kung idol ko yung XB. Talagang yes, adik na adik ako sa music nila talaga eh. Pero nagigets ko na kung sino ang tama at mali. Pareho sila may tama at mali. Pero ang sobrang may mali dito, ang XB talaga. Oo, sila talaga. Tapos may iba-iba silang mga reason, may mga ano-ano sila na ganun-ganun, bakit nasabi nila, which is may point din sila. Pero ang XB talaga kina isang mali dito, kinukumpara nila ang style nila kasi ganun nga, sikat kami, kasi hindi kayo, parang yun nga, nagyayabang sila na sikat sila, hindi naman, hindi talaga nung itong dugalo, hindi nila hanap ang kasikatan, totoo talaga yan, sinasabi ng mga fan. Basta ang importante sa kanila yung culture, Philippine culture, nag-stay lang, hindi mawawala, hindi mabubura. Kaya totoo din. Yeah. Grabe, solid. Nagigets ko na. Ikaw, ano ba masabi mo? Panay tawa lang. Doon sa auto-tune, guys. Oo nga, no? Dapat hindi sila mag-compare-compare din ng XB na, ah, magaling kami, mga maganda music namin. Hindi sila mag-compare-compare eh, kasi auto-tune eh. Dapat mag-compare sila dun sa mga tao din na gumagamit ng auto-tune para ba, mas patas. Ang galing, ako ha, ang galing no, parang... Parang nababaliktad ka na din no. Dati... Hindi naman sa nababaliktad. Ako guys, hindi naman ako sa nababaliktad kasi dito na, ito na na-issue, gitna talaga kami dito. Hindi talaga ano. Pero trip ko talaga music ng ano eh, XB. Pero ano talaga, ganun na ewan ko tatlong. Pero I mean music aside, issue aside. Oo, ganun. Issue aside, syempre mali ang XB. Oo. Music wise, I think they're fair lang para sa. Pero nasabi ko talaga dito, grabe ka diverse na mga nabibigay nilang style. Yes. Flow, voices. My god. And yan, that is it guys, nasabi na namin, hindi na kami hindi natin ito patatagalin pa kasi sobrang haba na, yun na yun ang nasabi namin. Sa next na naman ng mga distrakan na reakan namin, mag-explain kasi madami pa tayong re-reakan eh. Kaya let's go! Tapusin na natin ito, bago rin tapusin ito, shoutout muna tayo. And guys, comment down below kung ano masabi nyo sa reaction video namin. Sana nagustuhan nyo! Shout out to Axel, Kair, Junko, Enrique Agdebut, Noy J, Arnel Escaran, EJ Official, Vinel Digosa, It's Ricky TV, Alexis Tazon, Junjun Espinosa, Tagabukid TV, Jeremy Relor, Casa, Jesson, Bana, Stanley, J Lord Gustan, Izzy P, Tralala, Asnor Dilao, Clyde Musote, Mike Maglasang, and baybayin yung pangalan niya. Ah, okay. JPRV, JP's Rearview Page. And that is it guys. Sana nagustuhan nyo. Kung nagustuhan nyo, like the video. Kung hindi, wink! Dislike na lang. And that is it. Bye guys. Please subscribe. And click the tililing button. Bye. Para updated kayo sa bawat video natin. Pagka nag-upload ako, kayo ang unang makapanood. Bye. Tililing!